Akala ko nga hindi ka nababalik. Kaya ilang araw lang naman po ako nag-leave. May inasikaso lang po kasi ako eh. Alright. Pero paalala lang. Sana hindi na maulit ang nangyari dati. Eh, hindi ko naman kasalanan yun. Si Margaret naman ang nag-umpisa. Nakita mo naman sinampal niya ako, hindi ba? Kung tutusin, pwede ko nga siyang idemanda. Mrs. Kidoti, maybe you have forgotten. Doña Margaret is a powerful woman. She is well-connected. For all you know, kinausap na niya yung may-ari ng hotel para pag tanggal ka. Marami namang ibang trabaho dyan. True. Pero sa palagay mo kaya, eh, hindi rin niya haharangin ang pag-hire sa'yo. I'm not blind, Emily. Alam kong nanggaling ka sa mundo nila. Alam mo kung anong kaya nilang gawin. Mag-iingat ka, Emily. Huwag na huwag mo silang bibigyan ng bala laban sa'yo. Katrina, salamat at bumalik ka. Katrina! Babalik ka na ba? Dito ka na ba ulit titira? Katrina, thank you. And thank you for giving me another chance. I love you, mahal na mahal kita. Nathan, may kondisyon ang pagbalik ni Katrina dito. Dad, kahit ano pa yan, tatanggapin ko. Ang importante, nandito na po ang asawa ko. Katrina, sasamahan na kita sa kwarto mo. Daniel, maraming salamat nga pala sa paghatid kay Katrina. Kamusta ka na, Nathan? Mainom ka na ba ng mga gamot mo? Oo. Gusto ko nang magbago, Daniel. Gusto ko nang baguhin ang buhay ko. Mabuti naman. Alam ko may sakit ka, Nathan. Pero huwag mo naman sanang saktan si Katrina. Hindi na, Daniel. Mahal na mahal ko si Katrina. Hindi ko siya kayang saktan. Basta malinaw, Nathan. May sakit ka man o wala. Kapag may nangyaring masama kay Katrina, babalikan kita. Daniel. Sa akin na si Katrina. Hinding-hindi ko na siya pakakawalan.